Mga residente sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro, naglunsad ng peace rally. May detalye si China Suaner. Narito po tayo ngayon sa Pantukan, Davao de Oro upang saksihan ang isinasagawang peace rally na may layuning mawala ang CPP-NPA. Halos 174 ka mga residente mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Pantukan ang nagsagawa ng isang rally para sa kapayapaan o peace rally upang kondinahin ang mga pag-atake ng terorista, pangangalap ng mga minor de edad at napakalaking gawain ng pangingikin ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Sa aming pagdalo, nasaksihan ang mga kalahok at malakas na binigkas ang kanilang sentimiento sa kung paano ginawang miserable ng CPP-NPA ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabagabag sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaunlaran. Sinabi nila na ang mga komunista na terorista ay hindi na tinatanggap at ipinagbabawal na makapasok sa kanilang barangay dahil balak nilang magkaroon ng isang mapayapang pamayanan malaya sa karahasan at pang-aabuso. Isang dating rebelde na itatago natin sa pangalang Jay ang nagbahagi ng kanyang pinakamapait at nakalulungkot na karanasan habang nasa armadong grupo pa. Pinaniwalaan niya siya na ang gobyerno ay tiwali at armadong revolusyon lamang ang solusyon sa problema. Simula noon, nakaranas lamang siya ng paghihirap, gutom at kawalan ng tulog dahil sa walang katapusang paglalakad at pag-aakyat sa mga bundok. Dagdag pa ng isang chairman committee sa revolusyonaryo sa Barrio Tibago na si Milky R. Remejeo. Ako silang iauhag. No, naunta. Mabalik na ito sa pangamahanan o musuporo tata. Dili lang sa itong programa. Dili ang programa sa itong nasod. Kundi mismo din sa itong mga barong prinsipyo nga sa iyo ng mga pag-ilihiyan na ito. Nadala. Mabalik na ito sa bakan sa pangamahanan. Kaya na-adrigid ang tinuod nga. Kalinaw o tinuon nga demokrasya para sa katawhan. Lubos na umaasa ang ahensya na magkaroon pa ng ganitong aktibidad upang mapapanatili ang kapayapaan saan mang dako ng lugar. Mula rito sa Davao del Norte para sa Eagle News, China Swanner, we live in interesting times.